kalasin yung starter dun sa makina nyo. Kasi nga, ang problema nyo ay nagki-click lang. Una nyo muna i-check yung battery. Malakas ba yung battery nyo? Kung di kayo sigurado, tanggalin yung battery, dalhin nyo sa nag-charge ng battery o yung nag-load test. Pa-load test nyo yung battery. Kasi kung mahina yung battery, magki-click lang to. Pero hindi iikot tong motor. Hindi iikot tong starter. So, unan nyo munang gawin yun. I-check nyo muna yung malakas yung battery, dalhin i-load test. Dalhin sa nag-load test ng battery. Pag yun, na-confirm nyo nang okay naman yung battery, i-check nyo yung wiring. I-check nyo yung wiring, yung kung walang high resistance yung wiring nyo. Kasi kung may high resistance, hindi makakababa yung tamang voltage papunta rito. At tatawid dito sa motor. I-check nyo yung wiring, yung ground, i-check nyo rin. Yung grounding ng sasakyan nyo, kung maganda ba. Tapos yung wire na galing battery papunta rito, i-check nyo kung walang hindi ganun kataas yung resistance. Kasi kung mataas yung resistance, yung dadali na kuryente rito, hindi aabot dito. Kasi aabot man dito, mahina-mahina na. Kaya mag-click lang to, pero hindi iikot to. I-check nyo yun, yung wiring, yung power, tsaka yung ground. I-check nyo yung mga wiring na yun. Tapos check nyo rin yung starter relay, kung okay ba, kung di wala kayo naririnig. Yung fuse, check nyo. Wala kayo naririnig na click. Check nyo muna yung una yung fuse. Yung starter relay, hanapin nyo. Nandiyan lang yan sa may compartment nyo. O kaya doon sa engine bay. Yung relay ng starter at saka yung fuse. Ganun muna. Bago nyo ilabas to sa makina nyo. Check nyo muna yung wiring, fuse, relay. Ignition nyo. Kung may power ba doon sa ignition switch nyo. Para mapagana to. Kasi ito nakadirect na to sa ignition switch nyo. Check nyo muna yon bago nyo ito ilabas sa makina. So, ganun lang. Sa may mga ganitong itsura ng starter, tingnan nyo mabuti. Ganyan. Ganyan yung itsura. Makikita nyo to sa high ace, sa 2C, tama raw. Sa RAV4, ganito rin yung itsura ng starter. Paano pag-diagnose nito? Ang unan yung, kung ang problema ay nakiklik lang, pero hindi nagre-redondo yung sasakyan, ilabas yung starter to sa makina nyo. Check nyo yung tanso nito sa loob. May tanso to sa loob. Baka madumi na. Puno na ng karbon kasi nga tinatawid kasi nitong solenoid na to. Yung kuryente mula dito sa battery pupunta rito sa motor. Kaya sigurado kung mag-iinit din yung tanso sa loob, magkakaroon ng karbon. I-check natin kung anong status ng tanso sa loob. Pag nakiklik ha, pag nakiklik tapos hindi nagre-redondo sa sasakyan, hindi ibig sabihin hindi umiikot to. Hindi umiikot. I-check natin yung loob. Unang gagawin nyo, markahan nyo muna. Markahan nyo para tandaan nyo paano nyo ibabalik. Sa mga DIY dyan, mga mechanic, ganito lang gagawin nyo. Lagi kayo magtatanda. Tandaan nyo lagi. Yan, may tanda. Tingnan natin yung status ng tanso sa loob. Kumaayos pa. Ito na. So, ganito, check natin yung status ng tanso sa loob. Ganyan lang ang itsura ng loob niyan. Ito. May spring na sa loob para bumalik. Ito yung tanso. Tsaka itong dalawang tanso. Pag ito, nakita nyo putpud na, gaya nito na putpud na, nakakabili sa auto shop niyan. Nakakabili ng gantong tanso. Paano hubarin yan? Madali lang. Tanggalin nyo to. 12. 12. Gamit kayo ng Y. Y o kaya yabe. Tanggalin nyo lang to. Yan. Tapos meron niyang 14 nut. Tanggalin nyo din yung 14 nut. Tandaan nyo lang kung saan nyo binunot yun. Para hindi kayo magkamali. Yan. Tandaan nyo palagi. Yan. Hubarin lang natin. Yan. Yan. Matatanggal na yan. Yan. May lalabas nyo yan. Yan, yun yung itsura nyan. Napapalitan nyo ito. Pag ito upod na, halimbawa, nakiklik lang, hindi nagre-redondo yung sasakyan nyo, maaaring madumi lang ito o kaya madipis na.
Palitan nyo lang. Napapalitan ho yan. Nabibili. Ganun din gagawin sa kabila. Uhubarin lang din doon. Okay, pakita natin. Natanggalin nyo lang to. Tapos ito. May natuli yan. Tandaan nyo na itura. Paano yan nakakabit. Yan, ganyan lang yung tanggalin. Ubarin nyo lang dun. Yan, tanggal na, hubad na. Napapalitan yan, ha. Okay, so paano pagbalik? Galo lang din, parang nyo tinanggal. Ganun nyo din ibalik. Pasok nyo dyan. Yan, ganyan lang. Ito, tingnan nyo, may butas yun dyan. Ganyan nyo lang balik. Kadalasan nangyayari dyan, madumi lang to. Madumi lang yan. Kaya di nagre-redondo. Hindi tumatawid yung kuryente papuntang motor. Madumi to. Saka ito. Inasa loob nito. Ito, tanso yan. Dinisin nyo lang, lihain nyo. Ganyan muna unang diagnose. Huwag kayo bili ng bili agad ng pyesa para tama yung pag-diagnose nyo. Yan, itsura pa lang niya. Madumi na. Dinisin nyo lang yan. Ganun lang. Ngayon, babalik na natin lahat. Ayan, balik lang natin. Ganun lang. Paano nyo tinanggal? Ibalik nyo lang. Ayan, babalik yung 14. Totos yung yabe. 14. Marigpitan to. Kaya huwag yung sakit. Pitan nyo maigi. Okay. Balik na natin yung nut. Ito, dito yung nakalagay, ha? Balik lang natin. Ayan. Ayan yun lang. Paano ba gumagana ng solenoid? Pag nagkaroon ng power dito sa dalawang to, ito yan, yung isang paan na yan, ito yan, konektado yan dito. Okay? Yung isang paan na to, naka-ground yan. Yung isang paa dito, dalawang wire yan. Yung isang paa dyan, naka-ground, yung body ground. Lagyan mo ng power to, magkakaroon ng magnetism doon sa loob. Tingnan niyo mangyayari. Para malaman yung buo yung solenoid, dapat to umabante. Dapat yan maabante. Yan, maabante. Ngayon, pag nagkaroon na ng power dito, power dito, naka-body ground dyan sa body ng sasakyan nyo, yun yung mangyayari. Magkakaroon ng magnetism dyan, ito, nakataas ngayon to, bababa yan pag ganun. Tutulak ko to, tingnan nyo yung kabila. Tutulak ko, tingnan nyo yung unahan. Tutulak ko, ha? Yan. Yan. Ganyan yung malalaman na gumagana yung solenoid. Ganyan yung tunog nun. Yan. Ganun lang. Tapos balik nyo lang. Paano nyo kinuha? Yan, lagay nyo yung tornilyo. 8. Okay, na-diagnose natin yung nagki-click lang pero hindi nagre-redondo sa sasakyan. Yun nga, dinisin nyo muna yung mga tanso sa loob. Madalas yun lang problema nyan. Yun lang lagi problema nyan. Yung tanso sa loob, dinisin nyo lang o kaya palitan nyo na lang. Okay? Tapos, lagyan nyo ng events test nyo. Lagyan nyo power to. Lagyan nyo sa battery. Kuha kayo ng jumper wire. Tapos, dikit nyo to sa negative. Tingnan nyo kung aabante to para malaman yung gumagana yung solenoid. Ito, itong part na to ay solenoid. Yan, tingnan nyo kung gumagalaw yan. Ito, nakadiretso to sa battery. Pag yan, hindi ganyan power to, ito, diretso battery, tatawid nyo yung kuryente rito. Tatawid nyo yan dito. Tapos, dadalhin nyo sa motor. Paikutin nyo ngayon to.
Ngayon, kung senaryo, kung nangyayari, hindi pa rin umiikot to, nagawa nyo na lahat dyan, nalinis nyo na, ang maaaring problema dyan, sunog yung motor or yung carbon brush. Madalas, carbon brush lang. So, papakita ko sa inyo paano tanggalin. Okay, tingnan natin kung buo pa yung carbon brush dito sa loob. Tanggalin nyo lang dito. Yan. Balik nyo lang dyan para hindi sa gabal. Balik nyo lang doon para hindi mawala yung nut. Tapos, lagi-lagi maglagay na tanda. Lagay tanda. Ito. Okay, guwitan nyo lagi dyan. Kuha kayo ng marker o kaya matulis na bagay para magmarka. So, yan. Tapos, kuha kayo ng wire. Lagay nyo yung gis. Tanggalin nyo lang to. Tanggalin nyo muna to. Okay. Una nyo gawin, tanggalin nyo yung dalawang screw na to. Yan, tanggalin nyo na. Yan, tanggalin yung dalawang tornilyo. Tanggalin nyo itong dish. No, tanggalin nyo yan. Tignan natin yung status ng ano. Carbon brush nito kung makapal pa manipis na. Madalas ang problema nito yung carbon brush. Teka, tsaka nga pala pag nag-restart kayo 7 seconds sapat na yon para hindi masunog yung winding sa loob. 7 seconds na pag nagka-crank o nag-redondo kayo ng sasakyan, tama na yon. Kung sobra doon, masusunog yung sa motor yung windings. Natin status ng ano. Yan, ugutin nyo lang. Yan. Ito yung carbon brush ayun, nasa loob. Yan, nandiyan sa loob. Buti nyo lang to. Tulak nyo na palabas. Yan. Hanggang na. Yan, yan po yung carbon brush. May spring nga sa loob. Siguraduhin nyo lang hindi pa siya manipis. Ganda na pag-diagnose. Pag ayaw pa rin, nagawa nyo na to. Napartan nyo na ng mga tenso. Hindi pa rin nagre-redondo. Tingnan nyo yung carbon brush sa loob. Pag manipis na, palitan nyo, nakakabili nyo sa mga auto supply. Hihinang nyo lang. Kung saan nyo tinanggal, hihinang nyo ron. Ibalik nyo yung mga spring. Yung mga spring yan. So, pagbalik, ganun lang. Pasok nyo lang yan doon. Ilulubog nyo lang bawat isa. Yan, ilulubog nyo lang. Ilulubog nyo lang. Okay, ganyan. Lulubog-lubog nyo lang. Para pumasok. Okay, balik nyo lang dito. Pusok nyo lang kung saan yung marka nyo. So, lagay nyo lang dito. Dapat ito naka-align. Itong butas na to, naka-align dito. Ayan, naka-align dapat dyan. Ayan. Ayan, naka-align. Ganun lang, balik nyo na yung screw. Ayan o, malalaman nyo na naka-align na eh. Ayan. Balik nyo lang ito screw. Okay, pag nalagay nyo na ito, balik nyo na ito. Ganun lang, kasimple. Medyo may kahirapan ng konti pero kaya. Thank you.
Boss, balik nyo lang to. Ganyan nga yan, tanso. Ayan, tapos na. Okay. Ganyan lang yan. Okay. Sa may mga ganitong klaseng starter, ganun lang pag diagnose niyan. Kung nagustuhan nyo, subscribe lang kayo. Like nyo. Maraming salamat.